Iba't ibang issue at problema ang kinakaharap ngayon sa buong mundo. At isa na nga rito ay ang pagsulpot ng nakamamatay na sakit na itinuturing ngayon na isa sa mga global pandemic disease. Ito ay ang kumakalat na bagong strain ng coronavirus na usap-usapang nanggaling umano sa isang hayop. Ngunit hanggang sa ngayon, ito ay hindi pa matukoy kung ito ba ay nanggaling sa ahas o sa paniki na kalaunan ay naipasa na rin sa mga tao. Pero isa lang ang nakakatiyak na ang virus ay nagmula sa Wuhan, China at nagsimulang kumalat sa iba't ibang dako ng bansa na nagsimula pa noong Disyembre 2019. Pero alam nyo ba na bago pa man sumulpot ang coronavirus ay meron ng naunang iba't ibang uri ng global pandemic disease sa buong mundo noong mga nakaraang dekada o siglo na dahilan ng pagkaubos ng milyong-milyong populasyon sa mundo. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinaka-nakamamatay na epidemya sa kasaysayan. Yo yo yo, what's up mga chang, panibagong video para sa panibagong kalaman. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, Third Pandemic Cholera na nangyari noong 1952 hanggang 1960. Ang cholera ay isang bacterial infection na nakukuha sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig na nagtataglay ng Bacterium vibrio cholerae. Ito ay tinawag na cholera third outbreak dahil ito ang ikatlong pagkakataon na kumalat ang cholera at na-infect ang napakaraming tao. Sinasabing nagmula ang third pandemic cholera sa Ganges River Delta sa India at mabilis na kumalat sa iba't ibang dako ng Europa, Asia, Africa at umabot na rin maging sa North America. Ito ang tinuturing na deadliest sa lahat ng cholera outbreak sa kasaysayan na kumitil sa milyong-milyong katao at itinuturing na pinaka-nakamamatay na sakit noong 19th century. Tinatayang umabot sa 23,000 na katao ang namatay sa Britain at tinatayang mahigit 1 milyong katao naman ang namatay sa Russia dahil sa epidemyang ito. Ngunit hindi naglaon ay nakontrol ang nakamamatay na epidemya sa tulong ng isang doktor na si Dr. John Snow na kilala bilang isa sa mahuhusay na father of epidemiology. Number 9, Asian Flu Pandemic noong taong 1957. Ang Asian Flu Pandemic ay nagsimula sa China at kumalat sa buong mundo. Ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na influenza A, subtype H2N2 o mas kilala bilang Asian Flu Virus. Ayon sa pag-aaral, nakuha ang virus na ito sa mga infected na ligaw na bibe na nagmutate at kalaunan ay naipasa ang virus sa mga tao. Sinasabing ito ang naging dahilan kung bakit napakabilis kumalat ang sakit na ito. Tinatayang aabot sa 1 hanggang 4 na milyong katao ang namatay dahil sa Asian Flu Pandemic. Ngunit salamat na lamang sa mabilis na tulong ng mga siyentipiko na mabilis na naimbento ang vaccine na panlaban sa sakit na ito. Number 8, World War 1 Typhus Fever noong 1918 hanggang 1922. Ang digmaan ay isa sa pinakanakatatakot na panahon sa kasaysayan na walang sinuman ang gugustuhing maranasan. Ngunit gaya ng digmaan, siguradong walang sinuman ang magnanais na mahawaan ng sakit tulad ng epidemyang ito. Ang typhus fever ay hinihinalang kumalat dahil sa mga carrier na kuto at maging sa mga pulgas at garapata na mula sa mga hayop tulad ng daga at mga pusa. Ito ay sanhi ng poor sanitation at pagkukumpulan ng mga tao dahil sa digmaan. Ito ay mula sa isang bakterya na kung tawagin ay rickettsia bakterya na mayroong 2 uri, ang endemic at epidemic typhus. Ang sintomas na mararanasan ng mga infected na biktima ng sakit na ito ay ang pagkahilo, pagsusuka, pagtatae at mataas na lagnat na maaaring humantong sa kamatayan. Tinatayang aabot sa halos 3 milyong mga Russians ang nasawi sa kasagsagan ng epidemyang ito. Number 7, Coccolith-Sli Epidemic noong 1576. Ang sakit na ito ay tinawag na The Great Pestilence dahil ito ay tumutukoy sa milyong-milyong bilang ng mga taong namatay, particular sa sinaunang sibilisasyong Aztecs na sinasabing dahilan ng pagbagsak ng sibilisasyong ito. Ang sakit na ito ay mabilis na kumalat sa teritoryo ng New Spain o mas kilala ngayon sa tawag na New Mexico at maging sa mga kalapit na lugar nito. Ang Coccolith-Sli ay nangangahulugang collection of pests o collection ng mga peste. Ito ay nakakategorya sa uri ng viral hemorrhagic fever na may sintomas ng pangingitim ng dila, pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong, bibig, mata, at paninilaw ng balat. Ang sakit na ito ay sinasabing galing sa pamilya ng virus na Ebola. Number 6, Antonine Plague, noong 165 hanggang 180 AD. Ang sakit na ito ay kilala rin sa tawag na Plague of Galen. Ayon sa mga historiador, ang sakit na ito ay tila mga bulutong, smallpox, at maaari namang measles o tigdas na sinasabing nadala ng mga sundalong Romano na nakuha galing sa labanan sa silangan. Dahil sa tindi ng sakit na ito, ay umabot sa 2,000 katao araw-araw ang tinatayang namamatay sa bansang Roma at umabot sa 5 hanggang 10 milyong bilang ng mga taong namatay dahil sa sakit na ito. Ito ay nakamamatay na sakit na hinihinalang nakapatay sa 2 emperor na sina Lucius Verus at Marcus Aurelius Antoninus, kaya sinunod sa kanyang pangalan ang sakit na ito. Number 5, Plague of Justinian, noong 541 hanggang 542 AD. Ang sakit na ito ay kilala rin sa tawag na First Plague Pandemic
o ang unang bubonic plague. Ang nakamamatay na sakit na ito ay tumama sa Eastern Roman Empire o Byzantine Empire, particular sa Constantinople, at ang fourth cities na matatagpuan sa Mediterranean Sea. Sinasabing nagmula ang sakit na ito sa mga dagang galing Ehipto na nakapuslit sa barko, nalulan ang mga butil. Ang isa sa mga sintomas ng sakit na ito ay ang pamumulok ng mga daliri at iba pang bahagi ng katawan ng mga tao. Dahil sa tindi ng sakit na ito, ito ang itinuturong dahilan sa pagkamatay ng 25 milyong katao o higit sa 13 kabuuang populasyon ng mundo noong panahong iyon. Ang Plague of Justinian ay ipinangalan sa dating Eastern Emperor na si Justinian, na kasalukuyang emperor nang tumama ang nakamamatay na sakit na ito. Number 4, Third Plague Pandemic noong 1855 hanggang 1959. Ito ang pangatlong malaking outbreak ng bubonic plague pagkatapos ng Plague of Justinian. Ito ay kilala rin sa tawag na Modern Plague. Ito ay tumutukoy sa isang bubonic plague na nag-umpisa sa Yunnan Province ng China. Mula noong 1855 hanggang sa sumunod na 20 years, ang sakit ay mabilis na kumalat dahil na rin sa makabagong transportasyon at mga ruta sa pagitan ng mga bansa. Ito ay umabot sa Hong Kong at sa iba pang port cities sa buong mundo. Ang naturang sakit ay nakukuha sa mga daga na may infectious fleas, garapata o pulgas na siyang carrier ng sakit. Sa kabuuang bilang ay aabot sa 12 milyong katao ang namatay dahil sa sakit na ito sa China at India pa lamang. Ngunit taong 1959 ay unti-unting nakontrol ang sakit na ito nang madiskubre ang gamot sa tulong ng mga doktor at siyentipiko, dahilan upang mabilis na magamot ang nasabing sakit. Number 3, Black Death noong 1321 hanggang 1353. Ito ay ang sumunod na bubonic plague pagkatapos ng Plague of Justinian na nangangahulugan ng kamatayan. Ang plague ay isang uri ng bacterial infection na nakamamatay. Ito ay dulot ng bakterya na tinatawag na Yersinia pestis na karaniwang matatagpuan sa mga hayop na karaniwang naipapasa ng mga plea, pulgas, kuto o garapata. Ang Black Death ay ang pinakanakamamatay na sakit na tumama sa kasaysayan ng buong mundo. Ang epidemyang ito ay mula sa China at kumalat sa mga trading routes mula Constantinople hanggang Europa. Pinaniniwalaang ang epidemyang ito ang tumapos sa halos 200 milyong katao o mahigit sa kalahati ng populasyon ng Europa noong panahong iyon. Pinaniniwalaan na dala ng mga garapata ng daga ang sakit na ito na madaling makilala dahil sa mga tumutubong bukol na naglalabasan sa mga katawan ng biktima. Sa sobrang bilis pumatay ng sakit na ito ay nagmistulang ghost town ang mga bayan na dahilan upang mabilis na mapuno ang mga sementeryo ng Europa. Number 2, HIV/AIDS Global Pandemic noong 1960s hanggang sa kasalukuyan. Ang HIV o stands for Human Immunodeficiency Virus ay mahirap matukoy kung sino ang nagtataglay ng sakit na ito dahil wala itong pinapakitang sintomas sa simula. Lalo na kung ang taong infected nito ay malakas ang pangangatawan. Lubhang napakahirap malaman kung saan nga ba nagmula ang misteryosong sakit na ito na kumuha sa milyong-milyong buhay ng mga tao. Pero pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang sakit ay nagmula sa Democratic Republic of Congo matapos kumalat ang sakit mula sa chimpanzee patungo sa mga tao. Ang sakit na ito ay nabigyang pansin at napangalanan lamang noong 1981 sa Estados Unidos. Habang tumatagal ay pinapahina nito ang immune system ng taong mayroon nito. Inaatake ng virus ang T-cell o ang mga soldier sa katawan ng tao upang protektahan ang immune system laban sa mga sakit. Ang virus na ito ay nagpaparami at pinapahina ang immune system dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit tulad ng tuberculosis, pneumonia at iba pang sakit hanggang sa tuluyan na itong mauwi sa sakit na AIDS o stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nakukuha ang HIV sa hindi protektadong pagtatalik, pagsali ng kontaminadong dugo at maaaring maipasa rin ng isang ina sa kanyang sanggol. Noong taong 2018 ay tinatayang aabot sa 38 milyong kaso ng HIV sa buong mundo. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong lunas. Number 1, The Great Flu Pandemic noong 1918 hanggang 1920. Ito ay kilala rin sa tawag na Spanish Flu. Ito ang pinakanakamamatay na epidemya na naranasan sa ika-20 siglo. Ito ay isang impluensa na nanggaling sa H1N1 na pinaniniwalaan na kakaiba sa lahat ng strain ng influenza. Dahil mas pinupuntirin ito ang may malulusog na pangangatawan kaysa sa mahinang pangangatawan. Naniniwala ang mga historiador na nagmula sa China ang sakit na ito. Mga Chinese laborers na pumunta sa Canada ang naging dahilan sa pagkalat ng sakit sa buong mundo. At sa sobrang tindi ng sakit na ito, ay tinatayang aabot sa 500 milyong katao ang natamaan ng sakit na ito, o 1/3 sa populasyon ng mundo sa taong iyon. At tinatayang 50 milyon naman ang naitalang namatay sa kasaysayan. Ang mga nabanggit ay ang 10 pinakanakamamatay na epidemya sa kasaysayan.
At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang tiny bell button para lagi kang updated sa aking mga susunod na i-upload na video. Dahil sa channel na ito, iba pa rin ang may alam. Hanggang sa muli!